tubong Masbate po ako. Since 16 years old, pumunta na ako dito sa Manila para mag-work. Dito na rin po ako nag-aral ng vocational course. Mama ko na lang po yung meron ako kasi wala na po akong papa. Masabi ko po, mahirap po yung buhay sa Masbate. Kung wala po kayong pangkabuhayan doon, parang hirap. Kaya po ako nag-ipot sa palaran sa Manila kasi gusto ko pong makahanap ng magandang trabaho para po may house ko po yung buhay namin. Pumasok po na ako sa isang bahay para makalipat po. Nung nagkataon po na umalis po ko dun sa work ko sa isang bahay, naghanap po ako ng ibang work na pwede akong... Actually, nag-offer naman po silang pag-aralin ako. Pero hindi ko po kaya siguro yung gano'n. Hindi ko po kinaya yung gano'n. So naghanap po ako ng ibang work na kaya kong mag-aral. Yung kaibigan ko po, doon po muna ako sa kanya nag-stay. Tapos sabi niya, gusto niyang magtrabaho. Yung si Coach Medic, nagpahanap siya ng makakatulong sa canteen. Nagpasama po siya sa akin. Tapos pagpunta po namin doon, kung isa lang po dapat ang kukunin, eh ayaw po ng kaibigan ko pumasok na siya lang. So, sinama niya po ako. Eh okay lang po sa akin kasi wala pa naman po akong ginagawa. Yung isang coach po kasi namin, si Coach Medic, dating player po siya. Noong 2013 po, napunta po ako sa kanila. Sabi niya po kung gusto ko na po mag-try out ng laro. Then, gusto ko po siya kasi nakita ko po yung mga medals niya. Kasi ang dami niya po medals. Nakadisplay po kasi yung medal niya sa pinto ng canteen nila. Tapos, every time na dumadaan po, papasok ng bahay, na uuntog po ako sa mga medal. Sobrang dami po kasi talaga. So, sabi ko, ano ba yan? Parang, alam yung ginigising niya ako sa katotohanan. Yung medal ko na yun, parang, wow, parang may ibig sabihin to sa akin. Parang, gusto ko po talaga magka-medal. So, nagkataon na sabi ni Coach Medic na kailangan daw po nang magta-try out sa kanila. Umiling daw po ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya, pero kinaya ko po kasi iniisip ko na lang lagi, kaya ng iba, so kakayanin ko rin. Grabe yung training. Siyempre, sa una po, sasakit yung katawan namin. Tapos, mayroon naman po nagpapaalala sa amin na, ganyan, ngayon lang yan, pag tumagal na, mawawala din yan yung sakit ng katawan mo. Parang ginagawa ko na lang na kailangan ganyan, kailangan ko pang lakasan. Kasi, alam mo, sayang po yung ano nila sa akin, yung tiwala na tinanggap nila ako sa team. Sayang po kung hindi ko naman po papatunayan yun. Parang tumibay na rin po yung loob namin sa tagal. Noong una po, nahirapan ako kasi first time po pumasok isang malaking family. Parang po sa akin kasi itong Dragon Ball team namin ngayon is parang napakalaking pamilya po para sa akin. Kasi tinuri ko na po siyang family talaga. Noong una, nahirapan po akong makisama. Kasi sa dami po namin, dinay pa po namin magkapatid sa araw magkasama. Eh sabi nga po kung magkapatid nag-aaway kami pa kayo hindi magkano-ano. Kailangan lang po matuto po mag-adjust. Nag-adjust po ako. Tapos pag may kunwari, ano po, may kunting samaan ng loob, kailangan sabihin para po hindi lumaki yung samaan. Mama po kasi very iyakit po eh. Parang ako din po. Nagmana po ata ako sa kanya. Super proud po nila. Tapos lagi po silang nag-ano. Kasi sa lugar po namin, kira lang po kasi yung magiging atleta po na international talaga. Kahit hindi ko po na sila nakikita na yon, alam pong sobrang saya po nila para sa akin. Pinakapangarap ko talaga since bata ko is to travel around the world. So, para sa akin, ito yung way, itong Dragon Ball, ang way para ma-travel ko yung world. Sobrang dami po. Sobrang dami po. Sobra-sobra po sa pangarap ko. Overwhelming. Sobrang nakakaano sa pakiramdam. Parang kung yung puso kong pwedeng lumabas-lumabas na. Every time na kinakanta yung tinataas yung vlog natin, ay yung pagkakanta ka, feeling ko parang nagugulol ka na. Hindi po ba, sarap sa pakiramdam kahit na dito lang sa Pinas kantahin yung Bilipin na canteen. Sobrang nakaka-proud and sarap sa pakiramdam. Yes, go for gold!